Hi guys, and we continue reading in Tagalog, reading Bible in Tagalog. So, Genesis chapter 4. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya naglihi at ipinanganak si Cain at sinabi, ang kana nagkanak akong lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga mga tupa datapwat si Cain ay mangbubukid lupa. At nangyari nang lumalakad ang buhanahon ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga pangganay ng kaniyang kawan at ng mga tabang mga yaon at nilinggap ng Panginoon si Abel at kaniyang handog. Natapuwa hindi nilinggap si Cain at ang kaniyang handog. At nagipnit na mainam si Cain at namanglaw ang kaniyang mukha. At sinabing Panginoon kay Cain, bakit ka naginit? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gunawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawang mabuti ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan at sa iyo pahihinuhod ang kaniyang nasa at ikaw ang pananginoon niya. At yaoy, sinabi ni Cain sa kaniyang kapatid na kay Abel. At nangyari nang sila nasa para ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kaniyang kapatid at siya kaniyang pinatay. Ang sinabing Panginoon kay Cain sa naroon si Abel na iyong kapatid, at sinabing niya, ewan ko ba tagapagbantay sa aking kapatid? At sinabi niya, anong iyong ginawa? At tining dugo ng iyon kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayon ay sinumpa ka sa lupa na siyang nagbukang bibig na tumanggap sa iyong kamay dugo ng iyon kapatid. Pagbubukid mong
lupa ay ibibigay mula ngayon sa iyo ang kaniyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababata ko. Narito ako iyong itinataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa at sa iyong harapan ay magtatago ako at ako magiging palaboy at hampas lupa at mangyari na sinumang makasumpong sa akin ay papatayin ako. Ang sinabi ka kaniya ang Panginoon dahil dito sinumang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihan at nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain. Baka siya sugatan sinumang makakasumpong sa kaniya. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa silanganan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kaniyang asawa at siya naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya nagtayong isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kaniyang anak Enoch. At naging anak ni Enoch si Irad. At naging anak ni Irad si Mehujael. At naging anak ni Mehujael si Metusael. At naging anak ni Metusael si Lamech. At si Lamech ay nagawasawa ang dalawa ang panggalan isa Ada at ang panggalan ikalawa ay Zila. At naging anak ni Ada si Jabal na siyang naging magulang ng sisitahan sa mga tolda at may mga hayop. At ang pangalan ng kaniyang kapatid ay Jubal. Na siyang naging magulang ang lahat na tumutugtog alpa at flauta. At tungkol kay Zila ay ipinanganak naman niya si Tubal-Cain na mamamanday ng lahat na kagamitang patalim na tanso at bakal at ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay si Naama. At sinabi ni Lamech sa kaniyang mga asawa Aday at Zila la pangkingan ninyo ang aking tinig. Kayong mga asawa ni Lamech ay making aking salaysay sapagkat tumatay akong isang tao. Dahil sa ako sunugatan
at isang binata dahil sa ako hinampas. Kung makapitong gagantihan si Cain, tunay na si Lamech ay pakapitong pumpito. At nakilalang muli ni Adam ang kaniyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kaniyang pangalan na Seth sapagkat aniya binigyan akong Diyos ng ibang anak na kakalili ni Abel sapagkat siya pinatay ni Cain at nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kaniyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimulan mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Okay, what do you think about this chapter, about Bible, about Tagalog? Okay, you may ask your questions below this video and ask about different languages, about Bible, about Tagalog. Okay, see you next time. Bye 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 bye.